So, ito na nga mga katamling yung part 2. Pagkatapos nga namin mag-inuman sa Tipsy Wolf, nagdesisyon kami na lumipat ng bar. Uulitin ko lang po, lilipat po kami ng bar, hindi kami lilipat ng church, okay? So, ito na nga, nandito na kami sa loob ng tigtigan at nagbayad lang po kami ng 250 pesos na entrance fee. And tingnan nyo naman, napakarami pa rin tao. At dito ko nga pala nakilala ang gwapong si Sean Paul na bigla na lang pong lumapit sa akin, siguro nagandahan. Charot! Mo? Jan Paul. Jan Paul. Jan Paul. Shan. Shan Paul. Shout out mo yung mga ano, pare. Mga sige, shout out mo. Shout out mo. Shout out ka ba sa mga ano? Shout out mo. Shout out mo. Shout out mo. Isa. Isa. Ang gapo mo, O, diba? Ang gwapo-gwapo ni Sean Paul. Feeling ko talaga nung gabi niya na ang ganda-ganda ko kasi nabigla na lang ako nilapitan. Charot! Anyway, itigil na po natin yung kalandian natin kasi nandito na po tayo sa loob ng Shin Matu. Isa po ito sa pinakasikat na disco bar dito sa buong Balibago. At tingnan nyo naman mga katambling, sa entrance pa lang, pagpasok pa lang namin, sobrang dami na talagang tao, sobrang siksika na sa loob. Kulang na lang talaga magyakapan kami dito. Charot! Pero alam nyo ba mga katambling, hindi na bago to sa Shinma kasi nga katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, isa ito sa pinakasikat na disco bar dito sa buong Balibago. And expect nyo na na ganito yung mangyayari kasi nga kasabay pa ito ng tigtigan. Yung iba dito wala na talagang maupuan, yung iba naman nakatayo na lang habang umiinom at sumasayaw. Yung iba din, taas noo habang nakaupo ng komportable sa kanilang mga VIP seats. Buti na lang talaga nakita namin tong friend namin at nagkaroon kami ng pwesto, pero mahirap pa rin talaga yung kalagayan namin dito kasi nga yung iba namin kasama nakatayo lang sa gilid. Buti na lang talaga mga gentleman sila. Charot! So ayan, video-video lang muna kami ng mga friends ko, chill-chill lang kami dito kahit na sobrang napapagod na talaga ako dito. Alam ko girl, hirap na hirap ka na, pero ginusto mo yan, kaya ilaban mo yan, okay? At dito naman po sa upper side ko, sa gilid namin, andyan po yung mga kasama namin na nakatayo na lang kasi nga wala rin silang maupuan. Diska-diskarte na lang talaga. Ang mahalaga, nakakainom sila at nakakapagsayaw sila. At tingnan nyo naman yung mag-jowa, nakakaingit, diba? Anyway, sobrang saya talaga dito sa Shinma. Iba ka talaga Shinma, solid, grabe. Nilasing mo yung mga kasama ko at dahil dyan, natuwa sa'yo si Kagawad. Nagpa-order pa ulit ng another batch of drinks. Shot pa more. At tingnan nyo naman yung mga kasama ko dito, medyo tinamaan na. O diba mga katambling, sobrang saya sa loob ng Shinma, pero nagdesisyon na kami na lumabas na at nadaanan nga pala namin tong nagtitinda ng barbecue. Hindi ko alam, pagmamayari pala to ng Kabrother Vlogs. Sila po yung sikat na vlogger dito sa Pampanga at ito yung mga kapatid nila. Nakilala ko si Angelo at si Jimmy Kalina. O diba, ang daming vlogger dito sa loob ng tigtigan. O ayan, tingnan nyo naman tong si Ron na lasing na hindi na talaga kinaya. At habang naghihintay nga pala kami ng desisyon mula sa Korte Suprema kung saan kami lilipat na bar, nadaanan nga pala namin tong mga kakilala namin, mga friends din namin sila na malapit lang sa bahay namin kasama tong pamangkin namin si Stephanie na nagtago pa kasi nahihiya sa camera. At ayan, nadaanan din pala namin yung Aladdin's Place. Pupunta sana kami dyan kaso nga lang may 100 pesos na entrance fee. Grabe, sobrang dami na namin gastos kaya hindi na kami pumasok dyan at naghanap na lang kami ng iba pang bar. So ayan, dito po kami napadpad sa Arayat Bistro pero lumipat pa rin po kami kasi nga nakakainip yung place nila, walang ganap. At dito naman kami napadpad sa dating Indiano. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng bar na to ngayon kasi hindi ko matandaan. Pero dyan po, umorder pa po kami ng more drinks hanggang sa inabot pa po kami ng umaga. Sumisikat na po dyan yung haring araw. Pero mga katambling, hindi pa po dyan natatapos yung paglalakbay namin. Nakala nyo tapos na, no? Nagkayayaan pa pala yung mga kaibigan ko na kumain kasi nga nagugutom sila. So ayan, napadpad kami dito sa R&R Anli Samgyupsal. Dito kumain talaga kami ng unlimited samgy. At ito na nga mga katambling, nandito na po kami sa loob ng R&R. Located pa rin to sa Angeles City, ha? Malapit pa rin to sa Titigan, Tirahan, Kaindalan. At dito, habang kumakain kami, grabe, dito ko na talaga naramdaman yung tamo.
kasama ng alak. Medyo nahilo na ako dito pero hindi ko pa rin pinapahalata sa kanila. Ang natatandaan ko, kumakanta pa ako dito eh. Tapos yung simpleng paghawak ng chapstick, hindi ko magawa. Grabe, tinamaan na talaga ako. Anyway mga katambling, masasabi ko na sobrang saya talaga ng buong gabi namin kasi ang dami nga namin napuntahan tapos nakuha pa namin yung mga tama namin, diba? Yun nga lang umiiyak yung mga bulsa namin kasi ang dami namin nagastos, kung hindi ako nagkakamali, nasa 7,000 or 8,000 pesos yung nagastos namin in one night. So yun lamang po mga katambling, bye!